guys. Ngayon ang gagawin naman natin ay shawarma. Ang kailangan natin ay garlic, chopped onion, ground beef, soy sauce, oyster sauce, seasoning, and ground black pepper. Para naman sa plating natin, ay sa sauce, kailangan natin ng all-purpose cream, mayonnaise, and crushed garlic. Para sa plating naman natin, kailangan natin ng pipino, lettuce, and tomato. So, guys, start na tayong magluto. Okay, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng konting mantika. Tinitin lang natin ng konti. Nilagay na natin yung sibuyas. Tingnan lang natin ng guys, konti mag-brown. Konti yung bawang. Okay, lagay na natin yung ground beef. Pag nag-brown na guys, lagay na natin yung ground black pepper saka seasoning. Pagkabayan na. Simmer natin ng 2 minutes. After 2 minutes guys, lagay na natin ng konting toyo. Konti lang. And konting oyster sauce din. Haluin lang natin. Para mag-blend yung lasa. And iwan muna natin siya guys hanggang sa mag-dry at na-absorb na ng beef yung mga nilagay natin mga spices.
guys, habang nagsisimmer yung beef, gawin naman na natin yung sauce. Ito yung mayonnaise. Lagay natin yung paminta. Lagay tayo ng crushed garlic. Depende kung gaano nyo kadaming kahilig sa garlic. And konting all-purpose cream. So, ganyan lang guys. Kadali. Halo-halo na lang. Tikman natin. Lagyan natin ng konting asin, guys. Konti lang. Konti pang garlic. Okay na guys, ito na ang ating mayo garlic sauce. Okay, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng konting mantika. Tinitin lang natin ng konti. And ilagay na natin yung sibuyas. Tingnan lang natin ng guys, konti mag-brown konti yung bawang. Okay, lagay na natin yung ground beef. Pag nag-brown na guys, lagay natin yung brown black pepper saka seasoning. Pagkabayan na. Okay,
simmer natin ng 2 minutes. After 2 minutes, guys, lagyan na natin ng konting toyo. Konti lang. And konting oyster sauce din. Haluin lang natin. Para mag-blend yung lasa. And iwan muna natin siya guys hanggang sa mag-dry at absorb na ng beef yung mga nilagay natin mga spices. So guys, ito pa yung tira sa ano natin, mga ingredients natin. Tapos ito ang nagawa natin, ani na healthy shawarma.